So, ang laging binabato sa amin, law is law, law is law. Paulit-ulit. Hindi ka graduate ng law, huwag ka magsasalita. Eh kayo na nagsasabi sa amin kung graduate kami ng law. Graduate ka din ba ng law? May alam ka ba sa batas? May alam ka ba sa nangyayari ngayon? May alam na panood mo ba yung Senate hearing ng ABS sa Senado? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? So law, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. So kung wala ka namang nilabag na batas, bakit ka ipapasara ng isang NTC na pag-aari ng gobyerno? Samantalang may ibang franchise channels, franchise radio station ngayon, I think 7, hindi nila pinasara. Tanging ABS lang ang sinara. Yung 6 na yun, or hindi ko alam kung ano yung tamang number na na-expire na rin yung franchise, nag-ooperate pa rin hanggang ngayon. So, nasaan ang batas? Law is law. Wow. Hindi po ako lang to, pero ito lang yung opinion ko. And hindi po ako graduate ng law. Pero yun po yung alam ko. May nais pang magbahagi? Ako po. Ayon po kay, nabasa ko lang po ito. Ayon po kay Senator Rec. Sabi niya, kung may nagawang penalty o pagdapag ang ABS-CBN, bakit hindi niyo pagbayaran ng penalty? Diba? Bakit hindi niyo ano? Kasi po kami, wala po kami alam sa batas. Pero ang alam po namin batas, yung pagiging makatao. Kasi sa ang pinag-uusapan po ngayon, kung normal lang po ito na panahon na to na walang pinagdadaanan ng bansa natin, ng COVID-19, walang ganyan, definitely. Di ba po nagpunta na po tayo sa Senado? Hinarap po ng mga boses, ng mga boss po natin at sinagot lahat ng mga katanungan. Ang hinihintay na lang natin ngayon ang Congress at willing tayong humarap po doon. Sasama kami mga artista para pakita ang suporta. Pero may pinagdadaanan ngayon ang ating bansa. Sabi ko nga, law? Sa mga taong nagbabas namin, law talaga? Eh ang alam namin, dahil hindi kami maalam sa batas, hindi naman kami attorney, wala naman kami, hindi naman kami nagkaroon ng law. Ang alam namin yung law ng pagiging makatao na sana, ang pinupunto lang namin, hindi naman masama yan dahil lalaban kami ng batas dahil alam namin na walang ginawang kasalanan ng aming kumpanya. Ang pinag-uusapan namin, ang sinasabi namin sa inyo na sana naiintindihan nyo, may pinagdadaanan ng ating bansa ngayon at sana naging makatao man lang sila, sana pinatapos man lang nila ito, saka tayo pare-pareho pumunta sa Kongreso at tignan natin kung ano ang magiging resulta. Ganun lang po. Okay, doon naman, ano ang reaksyon ninyo? Doon sa mga nagsasabing, nagpapaawa tayong lahat, kaya tayo'y lumabas. May nais bang magkomento? Alam mo, boy, gusto kong sagutin yan eh. Hindi naman tayo nagpapaawa. Kahit hindi tayo magpaawa, nakakaawa na talaga tayo. Hindi pa nakakaawa itong nangyari sa atin. At din sa 11,000 empleyado ng ABS-CBN na sa gitna ng isang pandemya, mawawala ng trabaho. Napakadaling sabihin, makakalipat naman sa kabilang stasyon yan. Hindi ganun kadali yan. Bakit? Pati yung mga kabilang stasyon, magkakat ng cost yan dahil pandemic ito. Pag nawala ka ng trabaho galing sa ABS-CBN, wala ka talagang trabaho, wala kang malilipatan kung yun ang iniisip ng marami.